Ikakasal ka na nga lang, nag-iwan ka pa ng sakit sa ulo sa akin, Don. Naiiling na sabi ni Mila. Natawa si Don sa reklamo ng kaibigan at napatingin sa tinitignan nito. Si Anderson yun, ang lalaking humahanga kay Don. Bakit kasi? Hindi mo pinag-isipan ang bagay na sinabi ko sa iyo, ha? Pogi naman si Anderson. Mayaman din ang isang yan tulad ng sabi niya sa akin. At mabait, Mila. Hinding-hindi ka magsisisi kung makita mo man siya sa ibang anggulo. Anong ibang anggulong sinasabi mo? Ew ka, Don. Ew! Sobra! Ikakasal ka lang, akala mo kung sino ka ng perfect matchmaker namin ng unggoy na yun? Excuse me lang, ha? Hindi ako zookeeper. At mas lalo akong walang balak na maging zookeeper. Gigil na putol ni Mila sa ibang sasabihin ni Don, dahilan para mapahalakak ang kaibigan. Grabe ka naman kay Anderson. Hindi naman siya pangit. Hindi na naman ganun kababa ang IQ niya. In fact, cum laude siya nung nakagraduate ng college. Di ka nalugi sa isang yun, Mila. Turan ni Don. Ha? At ba't mo naman alam lahat na yan, ha? Ni-research mo ang talambuhay niya? Ano? Nagbago ang isip mo? At gusto mo umatras sa kasal niyo ni Luke? Sarcastic ang tanong ni Mila. No, of course not. Gaga ka talaga, Mila. Ilang taon kong hinangad na makasal kay Luke tapos babaguhin ko lang basta-basta ang isip ko? Excuse me, ha? Hindi ako ganun kabobo. Hindi ko ipagpapalit si Luke sa kahit sino. Kahit pa ang artisang pinakapaborito ko ang kaharap ko, hinding-hindi ko ipagpapalit si Luke. Ngiting-ngiti na sabi ni Don. At nang matauhan si Don, nabura ang ngiti sa mga labi niya. Mabilis na tinitigan ni Don ang ekspresyon sa mukha ni Mila. At mahina siyang napasinghap pagkatapos makita ang sakit sa mga mata nito. Mabilis na lumapit si Don sa matalik na kaibigan at marahang inabot ang pulso nito. Mila, hindi ko sinasadyang. Ayos lang. Nakamove on na rin naman ako. Ano ka ba? Isang taon na rin na nakalipas simula nang mawala siya sa buhay ko, okay? Di naman ako nasasaktan na. Actually, I'm very happy right now. Lalo na dahil ikakasal ka na. You know, I hate attending weddings. But yours will always be part of my exception. Hinintay ko rin dumating ang araw na to para sa'yo, Don. Kaya walang dahilan para gambalahin ko ang araw mo na to, okay? Putol ni Mila kay Don sa mahinahong boses. Mahinang inalis ni Mila ang kamay ni Don sa pulsuhan niya at bahagyang umiti sa kaibigan. Napalunok si Don. Ayaw rin niya na pilitin si Mila na pag-usapan na nangyari isang taon na nakakalipas. Kaya, ginitian na lamang niya pabalik ang matalik na kaibigan bago ito hinagkan sa pisngi. I love you, Mila. Best friend kita eh. Saluhin mo mamaya ang bulaklak, ha? Bulong ni Don kay Mila na siyang kumunot ang noo. Ha? Bakit naman? Maraming babae doon sa venue. Paniguradong maraming sasalo sa bulaklak mamaya. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Sagot ni Mila. Ngunit, ngumisi lang si Don na tila ba may binabalak na namang masama. Ipasasalo ko rin kay Anderson yung garter para partner kay mamaya. Aray! Ano ba? Angil ni Don sa natatawang boses nang hampasin ni Mila ang braso niya. Magkasalubong pa ang kilay ni Mila na siyang mas lalong nagbigay aliw kay Don. Tigilan mo ako, ah. Sabi ko naman sa'yo, diba? Wala akong balak maging zookeeper. Hindi ko rin kaya mag-alaga ng unggoy, Don. No thanks na lang talaga. Sa katingan mo nga mokong na yan, mukhang may sirang tornilyo siya sa utak, Don. Gusto mo bang ipares ako sa ganyang lalaki? Excuse me lang, ha? Mataas naman ho ang standards ko sa lalaki, no? Ngumiwi si Mila habang ang tingin ay na kay Anderson na ngayon ay nagme-make face sa kaharap nitong bata. Nasapo pa ni Mila ang noo dahil hindi tinigilan ni Anderson ang batang kaharap hanggang sa umiyak ito at nagsumbong sa ina nito. Makasabi naman to na may sirang tornilyo ang utak ng lalaki. Excuse me lang, Mila, ha? Eh sino bang nakapag-away sa 5 years old na bata dahil pinakyuhan siya? Hindi ba't ikaw yun? Ganti naman ni Don. That was a different case. Masama ang ginawa ng batang yun kaya nagalit ako at gumante. Saka sino ba sa amin ni Anderson yung best friend mo, ha? Sino ba sa aming dalawa ang nakasama mo na ilang taon? Siya ba ang matalik mong kaibigan?
para kampihan mo siya na ganito? Dahil sa pagkakaalala ko, ako ang kaibigan mo doon. Taas gilay na tura ni Mila at namewang. Hay nako, nagdadrama ka na naman. Saka, kapag naging kayo, para ko na rin best friend si Anderson, pareho lang yun. Hindi nga magiging kami. Never! Over my dead, gorgeous, sexy body. Gigil na saad ni Mila, dahilan para maputol ang sinasabi ni Don. Huwag kang magsalita ng tapos, Mila. Baka sa isang iglap, magbago yung nararamdaman mo. Uso pa naman yung ganun. Saka hindi mo ba alam ha? The more you hate, the more you love. Sige ka, kapag nasobrahan niyang hate na nararamdaman mo para kay Anderson, baka biglang maging love yan. Pagngisi ni Don na siyang sumira sa ekspresyon ni Mila. Hindi ko hate ang Anderson na yon. Ayaw ko lang sa kanya. Saka walang rason para magsama kami. After ng kasal na to, hindi na kami magkikita pa ulit niyang lalaking yan. Sagot ni Mila at umirap. Hindi ko maintindihan ba't di ako ang pinili niya. Bakit ayaw niya sa akin? Gwapo naman ako ah. Mayaman din, matalino. Kahit ganito ako, may ibubuga rin naman ako. Pero bakit di nagbago ang isip niya? Maktol ni Anderson at nilagok ang hawak niyang beer. Red horse pa yon kaya paniguradong malakas ang tama. Ang ingay mo, unggoy. Anong gusto mo ha? Talikuran ni Don si Luke para lang sa'yo. Gago ka rin eh. Ayaw na ayaw ko talaga sa mga taong katulad mo. Hindi man lang naiisip ang mga taong may iwan dahil dyan sa makikitid yung utak? Sarcastic ang saad ni Mila. Kakasabi lang ni Mila na walang rason para magkita sila ulit. Pero nagkita naman sila ulit. Bumili si Mila ng inumin sa 7-Eleven at nagtagpo ang landas nila doon ni Anderson. Inaya ni Anderson si Mila at nang tumanggi si Mila ay inasar siya ni Anderson na iiyak daw siya mag-isa kaya ayaw niya ng kainuman. At dahil dakilang pikon si Mila, nainis siya kaagad. At ito nga silang dalawa sa isang rooftop ng isang condominium building kung saan nakatira si Anderson. Bakit galit na galit ka agad? Bawal ba magsabi ng saloobin ha? Di ko naman aagawin si Don kay Luke. Wala naman ako sinabing ganun. Irerespeto ko pa rin naman ang gusto ni Don kahit hindi ako ang piliin niya. Paano kung ikaw ang piliin niya? Paano kung nagbago nga ang isip ni Don sa mismong araw ng kasal niya? Anong gagawin mo ha? Anong gagawin mo kapag sinabi niya mismo sa'yo na ikaw ang lalaking gusto niya? Natigilan si Anderson. Hindi alam ni Anderson kung bakit nangingilid ang luha sa mga mata ni Mila. Hindi rin maintindihan ni Anderson kung bakit ayaw niya makita ang umiiyak ang babae sa mismong harap niya. Nalagok ni Anderson na hawak niyang beer bago marahang lumapit kay Mila. Mamaya na natin pag-usapan to, inom ka muna. Marahang sabi ni Anderson at inabot kay Mila ang beer na nahablot niya. Binuksan niyo ni Anderson at agad naman yung kinuha ni Mila mula sa kamay niya. Di ko maintindihan kung bakit, kung kailan buo na ang isang tao, kung kailan mahal nila ang isa't isa, kung kailan ikakasal na sila, saka dadating ang mga tao hindi naman sana parte ng relasyon nila. At kapag pinili ang bagong dating, paano naman ang taong nakasama nito na ilang taon? Paano ang taong naghangad ng sobra na dumating ang araw na yon? Para lang sa huli may iwan siya? Paano ang mga taong tulad namin? Napalingon si Anderson kay Mila dahil sa sinabi nito. Tulad mo? Naiwan ka na rin ba noon? Kuryoso ang tanong ni Anderson at itinagilid pa ang kanyang ulo. Natawa si Mila at bahagyang napatango. Ang ganda ko kaya. Hindi malabong may magkagusto sa akin. Palagi kong sinasabi kay Donna, kahit sino kung gugustuhin ko pwedeng maging akin. Pero alam mo ba, may isang taong pinaasa ako ng sobra. We've been together since we were high school. 7 years, Anderson. 7 taon naging kami pero ano nangyari? May dumating na bagong babae sa buhay niya. At sa loob ng 4 na linggo kung kailan planado na ang lahat para sa kasal namin, binasag niya ang engagement. Dahil lang sa babaeng yun.
dahil lang dumating ang babaeng yun sa buhay niya. Pero paano ako? It's not just about the humiliation I faced that day, but the heartache I need to bear because of losing him. Binigay ko sa kanya ang lahat. Pero sa huli, hindi ako ang pinili niya. Hindi ako. Umiyak nang umiyak si Mila. Nagsalubong ang kilay ni Anderson dahil sa mga narinig niya. Yun ang lalaking totoong unggoy, Mila. Hindi lang siya isang simpleng unggoy, isa siyang gorila. Ang kapal ng lalaking yun, nasaktan ka sa ganda mong yan, ipagpapalit ka niya? Wala ba siyang mga mata? Bulag ba siya para gawin sa iyo ang bagay na yun? Galit na angil ni Anderson. Lumagok si Anderson sa hawak niyang bote bago yun binitawan para harapin si Mila. Hinawakan ni Anderson ang magkabilang balikat ni Mila na kahit isang beer pa lang ang nalalaklak ay lasing na agad. Huwag ka mag-alala. Kapag nakita natin ang lalaki na nakita sa'yo, igaganti kita. Totoong walang puso ang lahat ng miyembro ng Heartless Gang. Kaya wala lang sa kanila kung mananakit man sila na isang gorila. Ikaw naman, alam kong wala kang puso sa unggoy na tulad ko. Mas may pahay ka pa sa isang gorila eh, sinaktan ka na nga. Kapag nagkita kayo, dapat ipakita mo kung sino ka talaga. Huwag kang magpapatalo, no? Iiyak ka na lang palagi kapag nakikita mo yung lalaking yon o kapag naalala mo siya. Di dapat. Hindi mo dapat gawin yon. Naiintindihan mo ba ako, Mila? Mila, naiintindihan mo ba ako? Malakas, naniyugyug ni Anderson si Mila habang nagtatanong. Ano ba? Naiilo akong unggoy ka? Sigaw ni Mila at walang pagpipigil na hinampas si Anderson sa mukha. Napapikit si Anderson at napangiwi at nawala rin ang kalasingan sa sistema niya dahil sa lakas ng sampal ni Mila sa mukha niya. Makinig ka kasi sa akin. Kapag nagkita kayo, sampalin mo rin siya yung mas malakas pa rito sa paghampas mo sa mukha ko. Kahit sipain mo yung itlog niya, walang magiging problema yon. Ako pa magiging backup mo. Naiintindihan mo ba? Muling lumagok si Mila sa hawak nitong beer. Napabuntong hininga na lamang si Anderson. Hindi ko naman alam na ganito pala nakaraan mo eh. Kaya pala galit na galit ka nang dumating ako sa buhay ni Don. Di naman ako katulad ng iniisip mo. Kahit piliin ako ni Don, kailangan ko pa rin siguraduhin ang lahat. Dahil di naman nagbabago agad ang totoong pagmamahal, Mila. Siguro malas ka lang. Dahil kahit nagsama kayo ng lalaking yun sa loob ng 7 taon, di naman totoo ang nararamdaman niya para sa'yo. Dahil kung totoo man, ba't nagbago siya agad? Dahil lang may dumating na bago. Pagkausap ni Anderson kay Mila, na halos wala na sa sarili nito dahil sa kalasingan. Bigla ay nabaliktad ang sitwasyon nilang dalawa. Pero ang sakit pa rin talaga na hampas mo sa mukha ako. Anong kamay ba meron ka, bakal? Nakangiwing reklamo ni Anderson kay Mila na ngumiti lang ng matamis sa kanya. Napailing-iling na lang si Anderson. Yumuko si Anderson at namulot ng mga bote. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang tumayo si Mila sa harapan niya. May kailangan ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Anderson sa gulat. At kung hindi lang si Mila ang nasa harap niya, baka naitulak niya na ito ng malakas. Ngunit si Mila ito. Si Mila, nagalit na galit kay Anderson. Ngunit bakit magkadikit ang kanilang labi? Nasapo ni Mila ang ulong sumasakit pagkabangon niya sa kamang kinahihigaan. Mulat na mulat ang mga mata niya habang nakatingin sa taong nasa tabi niya. Parang minulto si Mila dahil sa biglaang pananayo ng balahibo sa batok niya. Hoy! Hoy! Ba't nandito ako sa kwarto? Ha? Anong ginagawa mong unggoy ka? Ha? Hoy! Saad ni Mila kay Anderson at malakas na hinampas ang binata sa balikat nito. 5 minutes, ma'am. Mayaman na ako gisingin. Ungot ni Anderson habang nakapikit pa rin. Sa hindi malaman-laman na dahilan, napatitig si Mila sa labi ni Anderson at isang ala-ala mula kagabi ang biglang pumasok sa isipan niya. OMG! OMG! No! Unggoy ka! How dare you harass me? Sigaw muli ni Mila kay Anderson bago malakas na sinipa ang katawan ng binata dahilan para mahulog ito sa kama.
Aray ko, ano ba? Natutulog yung tao eh. Di ba kayo marunong magdahan-dahan? Where's your manners, guys? Malakas na napasinghap si Anderson nang bumungad sa kanya si Mila na pulang-pula ang buong muka at magkasalubong ang kilay habang titig na titig sa kanya. Anong ginawa ko sa'yo? Ba't galit ka na naman? Ang aga-aga pa para magalit, Mila. Hindi mo ba naaalala? Ayoko marinig. I don't wanna hear it. Manahimik ka! Putol ni Mila kay Anderson kasabay ng paghablot niya ng unan. Malakas niya yung binato sa mukha ni Anderson na sapol sa mismong gitna nito. Aray, kagabi ka pa, ilang pambubugbog na ang ginawa mo sa akin, babae ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo eh. Ang bait-bait ko pa nga pagdating sa'yo. Gusto ko lang naman na sabihing paghatian natin yung Red Horse na binili ko. Tapos gaganituhin mo ako? Wala kang gratitude? Natigilan si Mila sa huling sinabi ni Anderson. Pagkatapos, napalunok siya. Wala ba siyang naalala sa nangyari kagabi? Hindi niya ba naalala yung halika namin? Should I be thankful? Anong gagawin ko? It's not like this is my first time kissing someone, pero ito ang first time na nakahalik ako ng unggoy. Baba ka na dyan. Umalis ka na rin dito sa kondo ko. Baka akalain ng mga kapitbahay ko, may inuwi akong girlfriend. Hindi kita type, okay? Tura ni Anderson at napatayo sa kama. Napalingalingan naman si Mila sa paligid. At hindi nga niya kwarto ang kinalalagyan nila. Wala talaga nangyari kagabi? Mahinang tanong ni Mila at inangat ang tingin kay Anderson. Ngumisi si Anderson kay Mila. Bakit? Papatol ka ba sa unggoy? Sarkastikong tanong ni Anderson. Sakit ka lang sa ulo kagabi? Hindi mo ba alam kung ilang beses mo ako sinipas sa pagmumuka? Kasi ayaw mo maging zookeeper? Sino ba nagsabi maging zookeeper ka? Naiiling na tanong ni Anderson. Napakurap-kurap naman si Mila bago napatango-tango. Siguro pipilitin na lang niya ang sarili na makaalala mamaya. Kailangan niyang maalala kung ano pa mga bagay ang pinaggagawa niya. Oh my God! Oh my gosh! Tili ni Mila at hinampas-ampas ang mesa na sobrang lakas. Ano nangyari sa'yo? Makikipagkita ka na lang sa akin, ganito ka pa. May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Don sa matalik na kaibigan. Marahas na napatingin si Mila kay Don. Akmang bubuksan niya ang bibig nang muli niya yung itikom. Pagkatapos ay umiling-iling si Mila. Huy, Andaya! Bakit may sikreto ka na ngayon? Best friend mo ako ah. Wala kang tinatago dapat sa best friend mo. Ikaw nga, kumakampi sa kaaway ko. Best friend pa kita nito ah. Ganti ni Mila na siyang ikinatawa ni Don. Grabe ka naman, girl. Para ka naman bata ko magtampo. Eh sabi ko naman sa'yo, di ba, na kapag naging kayo ni Anderson, para ko na rin siyang magiging best friend. Nye. Putol ni Mila kay Don at tinakpan pa ang kanyang tenga. Napapikit na lang ng mariin si Mila. Naalala niya ang nangyari kagabi. Hindi si Anderson ang unang humalik, kundi siya. Siya ang panayhabol kay Anderson para halikan ito. Paniguradong nagsisinungaling lang si Anderson. It was the opposite. Panayhabol si Mila kay Anderson dahil gustong mag-alaga ng lasing na Mila ng isang unggoy. Gustong maiyak ni Mila sa lahat ng naalala niya. Anong gagawin ko? Sa tingin ko hindi na ako makakabangon sa kahihiyang to eh. Para na lang ang dignidad ko. Ano ba kasing nangyari? Ba't ayaw mo sabihin? Sabihin mo na kasi baka matulungan pa kita sa nangyayari sa'yo. Tura ni Don, ngunit umiling-iling lang si Mila. Wala nangyari, okay? Kalimutan ko na lang ang lahat. Gagawin ko ang lahat para makalimutan ang lahat ng nangyari kagabi. Wala nangyari na kahit ano, hindi totoo ang lahat. Nakamot na lamang ni Don ang pisngi niya. Kung ayaw sabihin ni Mila sa kanya, wala siyang magagawa. Dahil talagang hindi ito magsasalita. Nagtaas na lang ng kilay si Don at bahagyang napatango-tango. Nag-kiss kayo ni Anderson? Dire-diretso at walang kaabog-abog na tanong ni Don
dahilan para mawala ng balanse si Mila sa kinauupuan niya. Mabilis na nahulog si Mila sa sahig habang awang alabing nakatingin kay Don. Nanlalaki pa ang mga mata nito sa gulat. I knew it. Kaya wala ka sa sarili. Nag-kiss kayo. So, sino nag-initiate? Sino unang humalik? Excited at sunod-sunod na tanong ni Don na halos matuliro si Mila. Alam mo, maghanda ka na lang para sa honeymoon nyo. Aalis kayo ngayon, di ba? Pag-iiba ni Mila ng usapan at nag-iwas ng tingin sa kaibigan. Hindi mo ako madadala sa ganyan, Mila. Pagbalik namin ni Luke, sisiguraduhin ko na malalaman ko rin kung ano naganap sa inyong dalawa. Wala ka nangyari eh. It was nothing. Lasing lang kami. Bahala ka nga. Palagi mo naman sinasabi sa akin na walang nangyayari pero meron naman talaga. Akala ko ba ayaw mo maging zookeeper, ha? Bahagyang namula ang mukha ni Mila, kaya mas lalo niyang iniwas ang tingin sa matalik na kaibigan. I don't. Hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Lasing lang kami kagabi. Kaya, hindi yun intentional. Kung hindi lang kami lasing, ay nuknukang papayag naman akong mangyari ang bagay na yun. And it didn't even last that much. Oh my God, you remembered? Excited na tanong ni Don, dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Mila. So, alam mo kung sino nag-initiate. So, sino? Ikaw ba o si Anderson? At bakit nangyari ang halik na yon? Sunod-sunod na tanong ni Don. Napalunok si Mila. Nang hindi makayanan, tumayo siya sa kanyang kinauupuan. Wala akong alam. Iyon lang naalala ko. I just knew we kissed and that's all. Aalis na ako. Mag-enjoy ka sa honeymoon mo. Dagdag ni Mila at tumakas na kay Don. Paano ko sasabihin sa kanya na ako ang unang humalik? Na ako ang sumunggap kay Anderson dahil lang naawa ko pagkatapos ko siyang hampasin ng malakas sa muka. I even giggled after kissing him. Tila maiiyak na sabi ni Mila sa isipan niya. Hindi dapat to. Kailangan ko alimutan ang bagay na to. Kailangan hindi ma-expose ang nangyari. Kailangan hindi malaman ni Anderson na may halikang naganap sa aming dalawa. Naiisip ko palang ang reaksyon niya, naiinis na ako na sobra. Paniguradong matatawa siya at kalaunan magagalit. Dahil hindi naman ako si Don. Dagdag na sabi pa ni Mila sa sarili. Malakas na kinatok ni Mila ang pinto ng kondo ni Anderson. Kasabay rin ang pag-doorbell niya para mas lalong makagawa siya ng ingay. Hindi niya yung tinigilan hanggat may narinig siyang tunog sa loob ng kondo ni Anderson. Teka lang, ano ba? Mabibingi na ako! Sigaw ni Anderson mula sa loob. Tumalim lang ang tingin ni Mila at mas lalong nilakasan ang pagkatok hanggang sa bumukas yun. Sabi, teka lang, aray ko! Napapikit si Anderson at nasapu ang kanyang muka dahil yun ang nakatok ni Mila. Hindi ako pinto, ha? Angil ni Anderson. Umismid lang si Mila na sinadya ang ginawang pagkatok sa mukha ni Anderson. Hindi maintindihan ni Mila ang nararamdaman niya. Gustong gusto niyang saktan ng lalaki. Pero kapag nakikita niyang ngumingiwi ang binata, gusto niya namang aluin ito. Gangster ka, di ba? Leader ka pa niyan, ha? Hindi ko alam na ganito pala kahina ang mga gangster na tulad niyo. Mas mabuti pa naging janitor na lang kayo sa mall. Sarcastic ang tura ni Mila at umirap. Ba't ka bumalik? Ang tahimik na sana ng buhay ko. Bumalik ka pa. Sana hindi ka na bumalik. Kahit hanggang next year, hindi kita hahanapin. Magpapasalamat pa nga ako. Sagot pabalik ni Anderson. Ha? No way. Nagdudusa ako dahil sa'yo? Tapos gusto mo umalis ako? Hindi ako aalis. Saad ni Mila sa isip niya. Wala akong kasama. Aalis papuntang Maldives si Don para sa honeymoon nila ni Luke. Anong gusto mo? Ipasok niya ako sa maleta niya. Pwede naman, salit mong yan. Paniguradong kakasya ka. Aray, ano ba? Ba't ka ba hampas na hampas? Love language mo ba manakit? Excuse me, hindi kita mahal. Sagot ni Mila at tinulak si Anderson. Pagilid para pumunta sa kusina ng kondo nito. E di dapat hindi ka manghampas. Love language mo ata manakit eh, kagabi ka pa. Halos hindi na nga ako makabangon itong umaga.
Paniguradong bugbog sarado ako kagabi sa'yo kaya ganito. Naiiling na sabi ni Anderson. Napalunok si Mila at buti na lang, nakatalikod siya kay Anderson dahil hindi nakikita ng binata ang biglaang pagpula ng pisngi niya. Paano ba naman kasi? At ibang klaseng pagbubugbog ang naalala ni Mila. Kung bugbog nga bang matatawag, ang panay paghalik niya sa labi ni Anderson kagabi. Pakainin mo na nga lang ako, nagugutom na ako. Kanina ka pagising, pero wala ka pa rin pagkain? Nagpunta ka kina doon, pero di ka kumain doon? Inaalila mo talaga ako ng sobre. Sure ka bang ayaw mo ako maging pet? Tanong ni Anderson at sinilip ang mukha ni Mila. Mabilis na nataranta si Mila at agad na itinulak ang mukha ni Anderson papalayo sa kanya. Ayaw ko sa unggoy. Aray ha? Wala ka talaga malasakit sa mga hayop? Kaya ka siguro pinapahirapan ni Lord eh. Masyado ka kasing walang puso sa mga nakakaawang animals like us. Saad ni Anderson na siyang ikinaawang ng bibig ni Mila. Nagugutom na ako. Natawa si Anderson. Fine, sige, magluluto ako. At tama ka ng nilapitan. Hindi mo ba alam na sobrang galing ko magluto? Sa lahat ng miyembro ng Heartless Gang, ako ang pinaka-expert sa ganitong bagay. Maghintay ka lang, paniguradong mabubusog ka sa sarap dahil sa mga lulutuin ko. Pagmamayabang ni Anderson kay Mila. Agarang umalis si Anderson para sa lulutuin niya. Agad ding nagbalik si Anderson na siyang ikinataka ni Mila. Pero sa pagkagulat niya, ay tanging cup noodles ang hawak ni Anderson sa magkabilang kamay. Ano yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Mila kay Anderson. Specialty ko, ang swerte mo. Ikaw ang kauna-unahang babaeng nakatikim ng instant cup noodles specialty ko. Nakangising sabi ni Anderson. Nalaglag ang panga ni Mila sa sinabi nito. Ang arte mo naman. Masarap naman kaya ang cup noodles ah. Nakangusong tanong ni Anderson. Nilantakan niya ang dalawang cup noodles na inihanda niya para sa kanilang dalawa ni Mila. Sinamaan lang ng tingin ni Mila ang lalaki. Kaya napaismid ang binata. Paparating na yung mga kasama ko, hintayin mo lang sila. Pero sinisigurado ko sa'yo na mas masarap ako magluto kesa sa kanila. Those people don't know anything at all. Says the person who only knows how to prepare cup noodles. At hindi matatawag na pagluluto yung ginagawa mo. Kung makapagsabi ka, parang ang galing-galing mo na. Magaling naman talaga ako ah. Hindi mo lang makita-kita. Aminin mo na kasi, I'm the best. Ulul, the best ba mukha mo? Kapag nakapagluto ka na maayos, saka magbabago ang isip ko tungkol sa'yo. Malditang sagot ni Mila na ikinatahimik lang ni Anderson. Masamang-masama ang loob ni Mila. Akala niya kung ano masarap na pagkain ang lulutuin ni Anderson, pero hinainan lang naman siya ng cup noodles at proud pa itong sabihin na luto niya yon. Ayos sana kung Lucky Me noodles yon. Kaso cup noodles? Nasa ganoon silang sitwasyon nang may mag-doorbell. Imbis na tumayo ay inutusan pa ni Anderson si Mila na buksan ang pinto. Ikaw naman ang kakain ng lulutuin nila, kaya ikaw na lang magbukas. Walang nagawa si Mila kundi sundin ang binata. Pagkarating ni Mila sa pinto, agad niya yung binuksan. Bumungad kay Mila ang apat na tao, isang babae at tatlong lalaki. Oh, di ko alam na may chicks dito. Turan ng nakapulang t-shirt. Magpatingin ka nga sa mata, Kuya Six. Kita mo namang tao yung kaharap mo pero tinatawag mo sisiw. Pambabaranong nag-iisang babae kasama ng mga ito. I'm sorry about that. Walang modo minsan ang kapatid ko. Ako nga pala si 14. Ikaw? Baling ni 14 kay Mila na napakurap-kurap. Mila, hindi ako ibigay ni Anderson at mas lalong walang namamagitan sa aming dalawa. Just to clarify since... Hindi tinapos ni Mila ang sinasabi at tinignan ng dalawa pang lalaki na kasama ng mga ito. Ang dalawang yun ay halos tunawin siya sa titig. Halata pang may mali siyang tingin ng mga ito sa kanya. Basang-basa ni Mila ang nasa isip ng mga ito. Oh, hindi ka girlfriend ni Bossing? Sayang, akala namin ikaw na si Dawan. Sabi nung isang nakaputing polo shirt.
Sabi ko sa'yo, hindi ito yung Gary. Akin ang pusta mo. Tura naman nung isang nakaitim na polo. Umawang ang bibig ni Mila dahil nakuha pa nga ng mga ito magpustahan. At siya pa ang pinagpustahan ng mga ito. Ang kakapal na muka. Nagmana pa ata ang mga ito sa leader nila. Bakit ang tagal mo? Oh, ano na naman yan, Gary? Hayes? Nagangat si Mila ng tingin sa likod niya kung saan naroon si Anderson. Naamoy pa ni Mila ang cup noodles na kinakain nito. Bossing! Tinalo na naman ako ni Hayes sa pusta. Ang 10 pesos ko, bossing! Saad ni Gary. Ngumiwi si Anderson. Mga gagong to. Si Mila pa talagang pinagpupustahan nyo? Eh kung patakbuhin ko kayo ng 100 laps sa paligid na hideout natin. Pinagpupustahan kasi nila kung girlfriend mo ba itong si Ate Mila. O hindi. Saad ni 14, pagkatapos ng sinabi, nilampasan ito ang miyembro ng Heartless Gang para pumasok na sa kondo ni Anderson. Sumunod naman ang kapatid nitong si Six. Eh kung hindi ko kayo papasukin. Paano ang pagkain ng bisita mo, bossing? Parang nagugutom na yan si ganda eh. Bumaba ang tingin ni Anderson kay Mila na magkasalubong ng kilay. Napalunok si Anderson at gumilid para papasukin ang mga tagaluto niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Baliw sila. Hindi ka naniwala. Paniguradong hindi ka masasarapan sa lulutuin nila. Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita at natitikman ang pagkaing gagawin nila. At hindi rin naman kapanipaniwala ang salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Baliw lang din ang maniniwala sa'yo. Naiintindihan mo ba? Irap ni Mila kay Anderson at iniwan nito sa bandang pinto. Hinandaan ka ni Kuya Anderson ng cup noodles, Ate Mila? Tanong ni 14. Silang dalawa ni 14 ang naiwan sa sala dahil nagsama-sama ang apat na lalaki sa loob ng kusina. Wala rin namang maitutulong ang dalawa doon dahil kahit sila walang alam sa pagluluto. Oo, akala ko kung ano lulutuin niya dahil ang yabang-yabang niya. Nung sinabi niya sa akin, expert siya sa ganung bagay. Nautu ako ng gagong yun. Handaan ba naman ako ng cup noodles? Naiinis na sabi ni Mila. Natawa si 14. Love language ni Kuya Anderson ang ganyan ate eh. Ha? Huh? Love language? Anong klaseng love language yun? Masyadong weird. Unggoy talaga ang isang yun. Halatang galing sa kagubatan. Tura ni Mila sa sarili. Hindi nagbibigay si Kuya Anderson ng cup noodles sa iba. Eh matakaw ang isang yun sa cup noodles. May lock pa ngayong cabinet niya sa hideout na punong-puno ng cup noodles eh. Doon ata pinaglihis si Kuya Anderson ng mga magulang niya. Kapag may kumukuha sa mga cup noodles niya, halos magwala ang isang yan. Kaya katakataka na binigyan ka ngayon. Ikaw ang unang babaeng binigyan niya ng cup noodles at siya pa mismo ang naghanda nun para sa'yo. Paliwanag ni 14 na siyang gumulat kay Mila. Pero ate, may kailangan ka malaman. Dagdag ni 14 sa pabulong na boses. Nang ilapit ni 14 ang bibig sa tenga ni Mila, nakinig naman ang dalaga. At nang sabihin ni 14 ang katotohanan kay Mila, nalaglag ang panga niya. Mabilis din na napatayo si Mila para silipin ang nangyayari sa kusina ng kondo ni Anderson at tama nga si 14. Bossing, paano hiwa ba ang gagawin dito? Di ba pwedeng kahit ano na lang? Tanong ni Hayes habang hawak-hawak ang isang bawang sa kamay nito. Boss, nakakaiyak naman to. Mas nakakaiyak pa kaysa nung iniwan ako ng girlfriend ko para sa iba eh. Maktol naman ni Gary. Naghihiwa ito ng sibuyas at pulang-pula na ang buong muka dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Manahimik kayo. Sabi ko naman sa inyo na mag-practice kayo magluto. Paano kapag wala si 14 para aliwin ang isang yon? Mauhuli niya ako. Hindi nyo alam pero gawa sa baka lang kamay nun. Kada hampas sa akin parang nababaon ako sa lupa. Mga 6 feet underground ang datingan na hampas niya. Kung alam nyo lang. Reklamo ni Anderson. Si ate, love language na magluto. Mas lalo naman ang cup noodles niya. Bulong ni 14 na siyang nasa likod na ni Mila. Napakurap-kurap na lamang si Mila. Hindi inaasahan ni Mila na may karapatan nga magyabang si Anderson sa kanya. Dahil totoo ngang marunong itong magluto. At sa nakikita niya, magaling din ito. Hindi talaga marunong sumunod sa usapan to si 14, bossing.
Sabi aliwin pero dinala sa kusina. Handa pa naman sana akong angkinin ng credits, bossing. Alam niyo na baka may in love sa akin si Miss Mila kapag nalaman niyang masarap ako magluto. Nakangisi pang dagdag ni Gary na siyang ikinangiwi ni 14. Ugok ka? Ni hindi ka marunong maghiwa ng bawang tas gusto mo ang kinin ng mga niluluto ni Kuya Anderson? Ano naman ngayon? Kesa sa Kuya Six mo na tagahugas lang ng ingredients doon sa kusina, ni hindi marunong gumamit ng kutsilyo kapag sa pagkain na. Sagot ni Gary. Bakit mo sinasalis si Kuya Six sa usapan? Hindi nga marunong gumamit si Kuya ng kutsilyo pagdating sa mga pagkain, pero kayang-kaya niyang gamitin ang kutsilyo laban sa'yo. Baka gusto mo ikaw ang lutuin namin magkapatid. Ismid na sa ni 14. Ang iingay nyo? Kumain na kayo na makalayas kayo pagkatapos. Ang tahimik ng buhay ko kanina tas guguluhin nyo ako ng ganito? Singit ni Anderson sa usapan ng mga membro niya. Nag-ira pa na lang si Gary at 14. Kulang na lang magbatuhan ng tinidor at kutsara kung wala lang si Anderson sa harapan nila. Anong gusto mo? Baling ni Anderson kay Mila na siyang kanina patahimik sa isang gilid. Pagkain. Dahil sa sagot ni Mila, napatawa si Anderson. Alam kong pagkain ang gusto mo. Ang tanong ko kung alin sa mga niluto ko ang gusto mong tikman. O gusto mo bang ilagay ko yung lahat sa pinggan mo? Naaaliw na tanong ni Anderson kay Mila na siyang natauhan. Ako na, kaya ko na. Hindi ako bata para ipagsandok mo pa. Tura ni Mila at agad nagsandok ng kanin. Kumuha rin si Mila ng pansit na niluto ni Anderson, pati na rin adobo at fish fillet. Halos mapuno ng pagkain ang pinggan ni Mila na ikinatuwa ni Anderson. Dahan-dahan lang sa pagkain. Marami pa doon sa kusina. Magsabi ka lang kung gusto mo pa. Mahinahong sabi ni Anderson at nagsali ng tubig sa baso bago yun nilagay sa gilid ng pinggan ni Mila. Hindi sumagot si Mila at nagsimula na siyang kumain. Abala na rin ang ibang kumain at na matapos sila ay si 14 ang naghugas ng mga pinggan. Si Mila naman ay sumama kay 14 kahit wala na naman siyang maitutulong sa dalaga. Bakit kayo nandito kung ganun? Kung hindi naman kayo marunong magluto, bakit kailangan nandito kayo? Takang tanong ni Mila sa babae. Hindi halata kay Kuya Anderson pero hindi yan sanay na may kasama siyang babae sa isang bahay o kondo. Pinalaki kasi ang magi noon ni na tita at tito. Kahit loko-loko yan si Kuya Anderson, minsan, hindi naman niya nanatili sa isang kwarto kasama ang babae. Dahil para kay Kuya, dapat nangyayari lang ang ganun kapag mag-asawa na. Kaya nga hiniwalayan siya dati ng mga girlfriend niya eh. Dahil masyado raw siyang boring. Pero para sa akin, masyadong walking green forest si Kuya Anderson. Kahit minsan ang weird niya. Kung pwede ko lang ayain si Kuya Anderson ng kasal, ginawa ko na no. Humagik-gik si 14 pagkatapos ng sinabi niya. Di ba pwedeng ayain mo siya? Tanong naman ni Mila. Nanlaki ang mga mata ni 14. Ha? Ba't ko naman siya aayain ate? Hindi ba't gusto niyo ang isa't isa? Nalukot ang buong mukha ni Mila sa narinig. Kahit kaming dalawa na lang maiwan dito sa mundo, hinding-hindi ako magkakagusto sa isang yun, 14. Hindi ko siya tatanggapin bilang asawa ko, no? Mas mabuti pang tumandang dalaga kaysa piliin ko ang unggoy na yun. Saka ilang ulit ko na ito sinabi, diba? Pero sasabihin ko lang ulit. Yun ay wala akong balak maging zookeeper. Hindi ako para sa ganong klase ng trabaho. Ika nga ng isang yun, wala akong malasakit sa unggoy na tulad niya. At tama siya dahil wala. Hinding-hindi ko siya magugustuhan kahit na kailan. Kahit pa, mandatory ang gustuhin siya. Ay nako, mga in denial nga naman. Kumunot ang noon ni Mila sa narinig mula kay 14 pero umiling lang si 14 kay Mila habang may ngiti sa labi. May kilala ako ate, kung di mo gusto si Kuya Anderson, ba't di na lang natin siya i-blind date sa iba, hindi ba? Paniguradong kapag nagkagusto si Kuya Anderson sa iba, blind date natin sa kanya, magpapasalamat siya sa atin ng sobra. Magiging tulay ako para sa love life niya? Tinuro pa ni Mila ang sarili habang nagtatanong. Parang gano'n na nga. Sayang din naman kasi kung wala magiging maayos na girlfriend si Kuya Anderson. Hingin ko na lang ang number mo para maibigay ko sa iyo ang number ng kakilala ko. Kayo na ang bahala mag-usap para sa date nila ni Kuya Anderson. Sagot ni 14. O sige, payag ako. Magaling naman ako matchmaker kaya paniguradong hindi ito mahirap gawin.
Pero ate, kapag nagbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin ha. Ako na kakausap sa taong yung kung sakali mang mag-ibang ihip ng hangin. Sisiguraduhin ko na hindi pa magiging huli ang lahat para sa inyo ni Kuya Anderson kapag nagkataon. Nakangising sabi ni Forty na siyang ikinaawang ng labi ni Mila. Ako lang ba? O pakiramdam ko may binabalak ang batang ito laban sa akin. Hindi ko naman siguro siya ginalit, di ba? Parang gustong gusto niya ako ipares sa leader nilang unggoy gayong sinabi ko naman na hindi ko gusto si Anderson. Date? Kunot noong tanong ni Anderson kay Mila. May nakilala ako. She likes men like you. Kaya tinanong ko if gusto kanya makadate. Ang sabi ay handa daw siya para sa isang date. Siyempre, idea ko ang bagay na to. Gusto ko lang na makamove on ka ng tuluyan kay Don. Dahil alam mo naman nakasal na sila ni Luke, di ba? Tanong ni Mila kay Anderson na siyang natigilan. Oo, alam ko naman na. Akala ko ay nawala na ang usapang to. I already clarified it to you. Natigil si Anderson sa pagsasalita. Nang matanto niyang lasing pala si Mila no, sinabi niya rito na wala siyang balak manggulo kina Don at Luke. Nakakainis naman. Ba't kasi ginawa ko ang bagay na yun? Bakit ko siya hinalikan pabalik? Kung wala lang akong ginawa nung gabing yun, hindi naman sana ako magiging ganito. I kissed her after she was done kissing me thrice. Ngayon para akong asong ulol na palagi nag-aabang sa pagdating niya. Kahit sa pagtulog ko siyang iniisip ko tapos ito siya. At gusto akong ibigay sa iba? Leche. Gigil na sabi ni Anderson sa sarili niya. Clarified it to me? Ang alin? Nalilitong tanong ni Mila kay Anderson na siyang mahinang napailing-iling. Wala, wala. Pero hindi ko kasi alam kung gugustuhin kong pumunta sa isang date eh. Baka ayaw rin ang babae niya na mag-alaga ng unggoy. Ngisi ni Anderson na siyang nagpalukot sa mukha ni Mila. Sabihin mo na lang kaya ng diretso na hindi mo kayang kalimutan si Don. Hay nako, may asawa na yung tao, okay? Huwag mo na ipilit ang sarili mo sa kanya dahil hindi ganun gusto. Ayaw mo naman sigurong manira ng relasyon, di ba? Tanong ni Mila sa seryosong boses. Napalunok si Anderson. Baka, relasyon pa nila ni Mila ang masira niya. Ni hindi sila magkaibigan ni Mila, magkaaway lang sila. At kapag pati iyong koneksyon na yun ay nasira, ano na lang ang gagawin ni Anderson? Fine, pupunta ako sa date. Talaga? Ngiting-ngiti na tanong ni Mila kay Anderson. Oo na, wala naman akong choice, di ba? Ayoko rin mag-overthink ka dyan. Basta gusto ko lang sabihin sa iyo na wala akong balak guluhin sina Don at Luke. Alam ko hindi ako gusto ni Don at matagal ko nang tanggap ang bagay na yun, Mila. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hanggat wala ka na kukuhang girlfriend, hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Babalik na next month sina Don galing Maldives. Kaya bago pa matapos ang honeymoon nila, dapat nahanapan na kita ng girlfriend mo. Giit ni Mila na agad kinalikot ang cellphone nito. Napabuntong hininga na lang si Anderson. Gustong sabihin ni Anderson kay Mila na nung gabing nag-inuman silang dalawa, nagbago ang ihip ng hangin para sa lalaki. Nag-ibabigla ang liwanag na nakikita ni Anderson kay Mila. At kahit buong buhay niya, punong-puno siya ng pagpipigil. Nung gabing yon, hindi niya napigilan na hagkan pabalik si Mila. Ni hindi niya naramdaman ang kahit anong klaseng pagkailang nang matulog sila sa iisang kwarto lamang. Ikaw ba? Magbo-boyfriend ka ulit? Wala sa sariling tanong ni Anderson kay Mila na siyang nag-angat ng tingin sa babae. Ha? Ba't naman ako magbo-boyfriend? Hindi ko kailangan ng panggulo, no? Natatawang sabi ni Mila at nag-iwas ng tingin. Kung magbo-boyfriend ka, kumuha ka ng lalaki na kaya kang unawain dahil masyadong mainitin yung ulo mo. Piliin mo yung lalaking gawa sa bakal din ng katawan. Para naman mabuhay siya pagkatapos mo siyang hampasin. Yung marunong din magluto, lalo na't matakaw ko sa pagkain. Yung makikinig din sa'yo kapag may gusto kang sabihin. Kapag walang ganong katangian na magiging boyfriend mo, hiwalayan mo agad. Dahil hindi kanyan kayang alagaan na maayos. Naintindihan mo ba? Mahinahong tanong ni Anderson, kay Mila na siyang natigilan. Ang OA mo naman, unggoy. Ganyan ba ang nangyayari kapag malapit ka ng kunin ni Lord? Magsabi ka lang ah. Nang maihanda ko ang kabaong mo. Natawa na lang si Anderson sa sinabi ni Mila. Kailan talaga? Panira kang babae ka.
Nagsasabi lang ako ng totoo. Tapos gusto mo na agad akong patayin? Katakot kahit kailan? Naiiling na sabi ni Anderson at napayuko na lang sa mesa. Hoy, umiiyak ka ba? Ito naman, hindi mabiro. Nagbibiro lang naman ako eh. Ba't ang iyakin mo naman? Hindi naman totoo yung sinasabi ko sa'yo. Grabe ka naman makapag-react. Parang sa ganun lang iiyak ka? Natatarantang tanong ni Mila at napatayo sa kinauupuan niya. Mabilis na nilapitan ni Mila si Anderson na nanatiling nakayuko. Hinawakan ni Mila ang balikat ni Anderson at akmang yuyugigin yun nang hawakan ni Anderson ang kamay ni Mila. Nang mag-angat si Anderson ng tingin, halos manghina ang tuhod ng dalaga, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Ako na lang kaya i-boyfriend mo. Boyfriend material naman ako kahit unggoy ako sa paningin mo. Taas kilay na sabi ni Anderson habang may matamis ng ngiti sa labi. Hindi pa nakontento si Anderson dahil inangat ito ang mukha papalapit sa mukha ni Mila na halos tumigil na sa paghinga habang nanlalaki ang mga mata. Libre ako, Mila. Nandito naman ako kaya bakit ka pa naghahanap ng iba? Aray! Sigaw ni Anderson. Pagkatapos ihampas ni Mila ang sarili nitong ulo sa ulo ni Anderson. Pwisit kang unggoy ka! Bumalik ka sa kagubatang pinanggalingan mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Gigil na sigaw ni Mila at nagmamadaling umalis. Natawa na lang si Anderson habang sapu-sapu pa rin ang noo niya. Nagkigigil ako ng sobra. Gusto ko siyang sakalin doon. Sigaw ni Mila habang natatawa naman si Don na nasa kabilang linya ng Skype. Ano ba kasing ginawa ni Anderson sa'yo? Ba't di mo sabihin sa akin na maintindihan ko naman yung frustration mo sa buhay? Tanong ni Don pero marahas na umiling-iling si Mila. Bahagyang namula ang pisngi ni Mila. He is giving me mixed signals, Don. Hindi ko maintindihan dahil pakiramdam ko simula pa lang ay diretso na lahat ng signals na binibigay niya sa akin. Pero hindi ko matanggap dahil si Anderson na yun eh. Ang unggoy na yun magkakagusto sa akin? Hindi ko matanggap, Don. Oh, hindi mo matanggap na gusto mo rin siya. Yun ba, Mila? Kilala na kita, Mila, mula noon pa lang. Sa ating dalawa, mas matalino kapag dating sa ganitong bagay. Nababasa mo kung ano intensyon ng isang lalaki kaya hindi ka nahihirapang sagutin sila kung kinakailangan. Ngayon ka lang nahirapan magbigay ng sagot at kay Anderson pa. Anderson has always been expressive. Hindi man sa gawa, may kita mo naman yun sa mga mata niya. I've always seen how interested he is with you. Despite him telling me that he likes me, sa ating dalawa, mas naintindihan mo na gusto rin ako ni Luke. Kaya siya nagsiselos kay Anderson. Kaya sigurado ako na mas naiintindihan mo kung anong pinapakita ni Anderson sa'yo. Tama ba ako? Tama ako, hindi ba? Pero si Anderson yun. He likes you first. Paano kung iwanan niya ako tulad ng ginawa ni Ralph sa akin? Paano kung wala namang katotohanan yung nakikita kong emosyon sa mga mata niya? What if everything was just a lie? Nanadala lang siya dalaho ang kasama niya. Paano kapag bumalik ka at naisip niya na hindi pa rin siya nakaka-move on sa'yo? O hindi kaya ay kung paano kung may dumating na bago tapos ipagpalit niya ako? Sunod-sunod na konklusyon ni Mila. Pero hindi ako ang nasa harap niya. Habang nakikita mo ang mga emosyon na yun, di ba? Mila, ikaw ang nasa harap ni Anderson. Ikaw ang nakikita niya, hindi ako. Mahinahong paliwanag ni Don. Bakit hindi ka muna tumigil sa pag-iisip? Bakit hindi mo muna harapin kung anumang nangyayari? Ba't hindi mo muna siya pagbigyan? At kung nakita mo ang gago siya, nandito kaming dalawa ni Luke. Nandito ang buong organisasyon sa likod mo. Rerespakan ka namin. Sisiguraduhin naming uuwing bugbog sarado si Anderson. Sigurado naman na hindi naman niya gagawin yun sa'yo. Tsaka, mataas ang respeto sa'yo ng lalaking yun. Pero kung sakali man mangyari, ikaw ang kakampihan ko. Ikaw ang best friend ko sa inyong dalawa. Dagdag na saad ni Don, kaya napangiti si Mila. Siguraduhin mo lang ah, nalalakasan mo ang pagsuntok sa kanya pag nagkataon. Doon lang ako maniniwala na talagang best friend mo ko. O siya, alam mo na ang gagawin mo. Magkakainan muna kami ng asawa ko. Wait, may isa pa akong problema. Putol ni Mila
sa ibang sasabihin ni Don. Napangiwi pa si Mila sa huling sasabihin sana ni Don, pero hindi niya na lang yun pinansin. Grabe ka, girl. Noong naangkin ko ang love life ko. At ikaw naman ang naging ganito. Talaga mag-best friend tayong dalawa eh, no? Kung anong dinanas ko, naranasan mo rin. Amazing! Pumalakpak pa si Don. So, anong problema yan? I set him up. Ha? Ano? Hindi kita marinig. I set him up on a date kasama ang ibang babae. Sagot ni Mila. Ngayon ay may mas malakas na boses. Nalaglag ang panga ni Don sa narinig niya. Seriously? Akala ko matalino ka sa pag-ibig. Isa ka rin palang bobo sa ganito? Hindi makapaniwala ang sabi ni Don sa matalik na kaibigan. Hindi talaga tumawag, kuya? Kahit kagabi o kaninang umaga? Tanong ni 14 kay Anderson habang nakikisilip sa cellphone nito. Napakurap-kurap si 14 ng imbis text messages na bumungad sa kanya, mga litrato yun ni Mila na kuha ni Anderson. Mga candid shots na paniguradong kahit si Mila ay hindi napansin ang pagkuha ni Anderson sa mga litratong yun. Ang tinititigang litrato ni Anderson ay yung gabing nag-inuman sila. Lasing at namumula ang pisngi ni Mila habang natutulog sa kandungan ni Anderson. Huwag mo istorbohin si Bossing, 14. Siguro hindi lang talaga nagustuhan ni ganda si Bossing. Siguro mas napupugian sa akin ang isang yon. Susubuhan ko siyang ligawan. Ariko, ginagawa ko sa iyo. Angil ni Gary kay Six na siyang bumato kay Gary ng tsinelas. Tumahimik ka, ang ingay-ingay mo. Kita mo naman nag-iisip si Bossing. Humanap ka ng sarili mong chicks at huwag ka makiagaw sa may nagmamay-ari na. Maldito ang sabi ni Six na ikinaismid ni Gary. Magsasalita pa sana si Gary nang tumayo na si Anderson. Saan pupunta, kuya? Tanong ni 14. Sa date. Malapit na ang oras. Baka maghintay doon ang babaeng yun. It would be embarrassing for her if I don't show up. Nang tumalikod na si Anderson, nagbulungan agad si Hayes at Gary. Nagmature na si Bossing, hindi na si Jejimon. Bubulong-bulong na sabi ni Hayes. Tama, naalala ko pa nung sinamahan natin siya sa organisasyon ng mga babaeng yun. Sa haba ng endearment nito sa doon, halos mapangiwi tayong lahat. Sagot naman ni Gary at nagtawa na ng dalawa. Natigil sila nang kanya-kanyang batuhin ng magkapatid na 6 at 14 ang mga ito ng tsinelas. Nang makarating si Anderson sa restaurant kung saan gaganapin ang date nila ng babaeng ipinares sa kanya ni Mila, agad siyang pumasok. Hi, miss. Bati ni Anderson pagkarating niya sa mesa kung nasaan ang reservation ni Mila para sa kanila. Daniela, right? Tanong pa ni Anderson. Nag-angat ng tingin ng babae. Mali ka ata ng table. Sa pagkakaalam ko, babae ang kadate ko ngayong araw. Sagot ni Daniela na kunot ang noo. Nalito si Anderson at naibaba ang tingin sa suot na damit ni Daniela. Tomboy ito? Takang tanong ni Anderson. Sa pagkakaalala ko, ito ang table na hinanda ni Mila para sa amin ang kadate ko. Mila? Right. Yan ang pangalan ng kadate ko. Kilala mo siya? Putol ni Daniela kay Anderson na siyang nalaglag na ang pangasagulat. Bago pa makapagsalita si Anderson, may humawak na sa kanyang braso. Paglingon ni Anderson sa likod niya, ay bumungad si Mila na siyang hingal na hingal. Huwag mong ituloy ang date, Anderson. I like you. Saad ni Mila sa kanya. Ha? Huh, did I hear it right? Gusto niya rin ako? Hindi makapaniwala ang tanong ni Anderson sa sarili. Excuse me, ikaw si Mila, ikaw ang kadate ko? Right. Tama ako, di ba? Singit ni Daniela kina Anderson at Mila na siyang nagkatinginan dahil sa tanong ng babae. Ha? Nagkakamali ka ata, miss. Hello, Miss Cheeks. Are you free for today? May kilala akong poging maihahain sa'yo. Biglang sumulpot sa gilid ni Daniela si Six na nakuha pang kindatan sina Anderson at Mila. Anong ginagawa mong gago ka rito? May kadate ako ngayon. Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Daniela kay Six. Tanga, inuuto ka lang ang kapatid ko. Si 14 na nagbigay ng number mo kay Mila. Saka huwag mong kalilimutan na may anak na tayong dalawa, ha?
Sagot ni Six na siyang ikinalaglag ng panga ni Anderson at Mila. Magkakilala kayo? Bed buddy kami dati. Anong bed buddy? Putol ni Daniela kay Six na siyang natawa. Bed buddy, para hindi tunog R18, ano ka ba? Maraming bata sa paligid, dapat. Role model tayo kasi may anak na tayong dalawa. Sagot ni Six pagkatapos ay nilingon sila ni Anderson. Alis muna kami, bossing. Sorry sa istorbo, ah. Gusto lang tumulong ni 14 na maging kayo diganda kaya ginawa niya yon. Dagdag na sabi ni Six kay Anderson. Nang umalis ang dalawa, nagkatinginan si Mila at Anderson. At sa huli, sabay din silang natawa. At habang nasa ganoon silang sitwasyon, hindi napigilan ni Anderson na haplusin ang pisngi ni Mila. You like me, huh? Namamaos pa ang boses na panimula ni Anderson. Mas nauna mo nga ako nagustuhan, kahit di mo sabihin sa akin, nang diretso damang-dama ko naman. Sagot ni Mila na siyang ikinangisi ni Anderson. Akala ko hindi mo napapansin eh. Naisip ko na baka manhid ka, pero ikaw na yan eh. Alam ko nababasa mo kung anong gusto ko iparating sa'yo. Bakit hindi mo sabihin sa akin ng diretso? Ba't di mo sinabi sa akin that you like me? Na naaalala mo lahat ng nangyari nung gabing yun? Sunod-sunod na tanong ni Mila. Baka takbuhan mo ko. Kita mo na? Gusto mo ko ipares sa iba dahil mas gusto mong isipin na mas may kakayahan ako magustuhan sila kesa magustuhan kita. Na mas kaya ko silang tignan kesa titigan ang buo mong pagkatao. Higit pa sa kung ano nakikita ng iba. The moment you remembered what happened that night, you already had the urge to run away from me. Alam ko na wala akong magagawa doon. Desisyon mo na yun eh. Hindi kita pipilit ning manatili. Dahil alam ko na mahihirapan kang lalo. Nakagat ni Mila ang pang-ibabang labi niya dahil tama si Anderson. Masyadong mababa ang tingin ni Mila sa sarili niya. Naiwan na siya noon. Kaya sa tingin ni Mila, iiwan lang din siya ng bagong lalaking darating sa buhay niya. Naalala mo ba ang sinabi ko? Ang mga sinabi ko tungkol sa lalaking dapat na maging boyfriend mo? I wasn't describing myself that time, Mila. Ang gusto ko lang makita mo ang halaga mo dahil yun ang nakikita ko sa'yo, Mila. Higit ka pa sa kung anumang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Mahal kita. Mahal kita at totoo ang nararamdaman ko. At hindi lang ito basta-bastang salita dahil ipapakita ko sa'yo na kahit umabot ng 100 taon, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. I will still love you, just the same way I love you the night I saw your bare soul. Mamahalin pa rin kita ng sobra-sobra kahit pareho ng kulubot ang mga balat nating dalawa. Sincero at punong-puno ng pagmamahal na sabi ni Anderson. What if everything changes? Paano kung nagbago ka? Paano kung magbago ako? Takot at puno ng pag-aalinlangan na tanong ni Mila kay Anderson. Ipapaalala ko sa'yo sa simula. Babalik tayo sa mundo nating dalawa. At doon ay ipapakita ko sa'yo kung bakit napili natin ang isa't isa. Kung bakit sa kabila ng lahat ikaw ang pinili ko makasama. Ipapakita ko sa'yo na ikaw lang, Mila. Ikaw lang ang nais kong mahalin at wala nang iba. Sagot ni Anderson na siyang ikinatawa ni Mila kasabay ng pagpatak ng luha ng babae. Pero bago ka matakot, bakit di muna natin simulan? Bakit hindi natin subukan? Mahinahong tanong ni Anderson. Gusto mo ako maging girlfriend? Tanong ni Mila. Pinunasan ni Anderson ang basang pisngi ng babae bago yan hagkan. Gusto kitang maging asawa, Mila. Hindi girlfriend lang. Kundi ina na magiging anak ko. Malambing na sagot ni Anderson. Napangiti si Mila at sa kauna-unahang pagkakataon naging kalmado ang isipan niya. Tumingkayad si Mila at yumuko naman si Anderson. At sa gitna ng napakaraming tao, nagkaroon ng sariling mundo ang dalawa kasabay ng pagdidikit ng labi nila at sa pagkakataong ito ay hindi nalasing pa. 10 years later, ang bango! Puri ni Mila sa niluluto ni Anderson na pagkain. Umupo ka muna doon, Han. Baka mapagod ka kakatayo. Malapit na rin maluto itong mga pagkain. Mahinahong sabi ni Anderson at inabot pa ang gilid ng ulo ng asawa para hagkan yun. Chicken curry yata itong ginagawa mo? Yes, ito ang nirequest ng mga bubuit kaya ito ang ginawa ko. Ikaw mahal ko, anong gusto mong kainin? Itong chicken curry yaw ako.
Anderson? Natatawang saway ni Mila sa asawa at hinampas ang braso nito. Napangiwi si Anderson pero sa huli, napangisi siya dahil hindi pa rin nagbabago ang asawa niya. Kahit tatlo na anak nila ngayon, kasing tibay pa rin ang bakal ang mga kamay nito. Joke lang naman, mahal ko. Umupo ka na lang dyan at baka mabugbog mo pa ako ng tuluyan. Kawawa naman ako pag ganun. Umirap naman si Mila at sinunod ang asawa. Nang matapos na si Anderson sa pagluluto, tumulong naman si Mila sa paghahanda sa mesa. Tinawag na rin nila ang anak nila. Puro mga lalaki ito at manang-mana sa kanilang ama. Kailan kaya namin matitikman ang luto mo, ma'am? Alam mo na. Nung huli, muntik na ma-food poisoning si Dad eh. Panimula ni Medo, ang panganay ng tatlo. Nag-improve na ako, okay? Besides, hindi lang talaga ako for cooking. But I can bake pretty well. Mayabang na sabi ni Mila. Mga baked cookies ni ma'am na si Tita Don at Dad lang ang kumakain. Humahagikik na saad ni Anthony, ang pangalawang anak ni Mila at Anderson. Anderson, ang mga anak mo. Medo, Anthony, huwag niyo asarin ang ma'am niyo. Kapag nagalit yan, baka sa labas kayo makatulog ngayong gabi. Kung gusto niyo may uwian pang bahay, plastikin niyo ang ma'am niyo. Anderson! Sabay na nagtawanan ang magkakapatid. Dahil alam na mga ito, na inaasar na naman ng dad nila si Mila. Sumimangot pa ang kanilang ina, at agad lumapit si Anderson sa asawa para lambingin ito. Kinindatan pa ni Anderson ang mga anak niya na nagsimula ng kumain. Wife, hi ganda. OMG, ba't nakasimangot yung ganda ko na yan? Malambing na tanong ni Anderson kay Mila na siyang umismed. Kainis ka. Manang-mana sa iyong mga anak natin. Parang nagsisisi na ako nakipag-unahan tayo kina Don na makarami ng anak. Mas marami nga tayong bubuwit kesa sa kanila. Pero sobrang piko naman ako. Mahal mo naman ako, di ba? Tanong ni Anderson. Anong connect yan sa pinag-uusapan natin, ha? Siyempre, dahil mga anak natin yan. At sa akin sila nagmana. Parang mga Anderson lang din ang mga yan. Times 3 nga lang. Nangingiting paliwanag ni Anderson. Nung isang unggoy lang inaalagaan ko, hindi naman ako ganito kapikon. Ngayong apat na kayo, gusto ko na lang kayong ilibing isa-isa. Pag-amin ni Mila na siyang ikinatawa ni Anderson. I think something's wrong. Hindi ka naman ganito, ganda eh. Mahal na mahal mo kaya kaming apat. Tura ni Anderson at bigla ay nagliwanag ang muka. Wife, kailan na huli mong dalaw? Tanong ni Anderson kay Mila na siyang natigilan. Singhap ni Mila at agad nangilid ang mga luha. Anderson, I'm... Hindi natapos ni Mila ang sasabihin nang kusang humaplos ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Boys, magiging 5 unggoy na tayo! Sa sigaw ni Anderson ay nagsilakihan ang mata ng kanilang tatlong anak hanggang sa nagsigawan ang mga ito sa tuwa. Natawa na lang si Mila at Anderson sa tatlo at habang abala ang mga ito ay sinakop naman ni Anderson ang labi ni Mila habang punong-puno ng pagmamahal ang kanyang buong sistema at isipan para sa asawa. The End.